mapagmahal naming Diyos, makapangyarihan ka po sa lahat. Maraming maraming salamat po Panginoon sa hapon pong ito na patuloy niyo po kaming pinangunahan talong higit sa aming mga programa sa hapon pong ito. At pagkalooban ang bawat isa amin ng karunungan upang sa ganon amin pong maunawaan ang mga lektura. At ito ay magpapalakas sa amin, lalo higit sa aming mga pamilya, sa aming distrito. At kami po ay magpalakasan sa isa't isa. At kami po ay naniwala at nananampalataya na hindi nyo kami pabayaan at hindi nyo kami iwan. Salamat po Panginoon sa magandang hapon po ito. Pagpalain nyo po ang aming pagsamba sa pangalan ng Panginoong Jesus. Okay, salamat po sa mga nagbigay ng bahagi ngayon pong hapon. Okay, at ngayon pong hapon, kayo pong lahat ay welcome sa ating AY service. Yan. So, Madam, paano ba natin malalaman kung mga iglesyang ito'y nandito pa ngayong hapon? Paano nga ba, partner? Alam ko na. Okay, sige. Ganito na lang. Lahat ng iglesia o bawat iglesia na ating tatawagin partner, opo, sila ay magsasabi ng malakas na amen. Amen, okay. Malakas pong amen. Kung kayo po nariyan pa sa atin pong mga upuan, pag tinawag po ang inyo pong iglesia, kayo po isisigaw ng malakas na amen. Okay? Nakakaintindihan mo ba? Sapagkat yun po ang magiging attendance natin para ngayong hapon. Ayun. So sige po, atin pong simulan sa iglesia po ng Kaligtasan. Nandiyan po ba ang mga kapatiran sa kaligtasan? Ligtas na raw sila. Okay, sige. Yung ating pong mga kapatiran sa iglesia naman ng Kawayan. Amen! Amen. Ayun. Paano kaya, partner, kung kasabay ng pag-amen nila ay nagtatayo rin? Yung magpapagano nagtatayo. Ano pa na tayo? Ulitin natin sa iglesia pong ng Kawayan. Amen! Okay. Kamusta naman po ang mga taga-kumpang? Amen! Ayan, watak-watak po ang mga taga-Kumpang. Meron doon, meron dito. Ayan. Okay. Yung po namang mga taga-Mina de Oro. Amen! Ayun. Kaka-compliment sa amen ng mga de Oro. Ako pastor, okay. Amen! Okay, taga-Mina ka na pa na, okay. Doon po naman sa ating mga kapatiran ng nasa San Isidro. Amen! Ayun! Amen! Okay. Isunod na po natin ang mga kapatiran natin sa Mararo. Kaysa po ng Mararog. Ayan, parang busog pa ata. Okay. Doon po naman sa iglesia ng Bungabong. Ayan. Okay. Ayan, syempre, hindi naman magpapahuli na ngayon ay pumasok sila sa resort ng Godoy. Ang mga taga-Labasan. Dadalawa ang mga taga-Labasan. Ay, lumabas na siguro, pastor. Ay, ayun, nasa loob pa rin. Ito lamang, magkakotak-otak. Okay. Okay, then, yun po naman mga taga-Project 6. Okay. Amen. Praise the Lord. Okay. Kamusta naman po ang mga kapatiran natin sa Carmundo? Ayan, amen. Ayan, kaya pala magkatabi sila, pastor. Ayan, okay. Balita ko, ito si mamayan, malapit na rin maging taga Carmundo. Okay. So, atin namang tawagin ito mga sa iglesia ng Pastuhan. Okay. Okay, tapos na. Yun naman pong sa iglesia ng Gumatos. Amen. Okay, yun po si Sir Chari. And then, okay, last but not the least, ayan, kahit napakalayo, nandito na po kaya ang mga taga? Lisap. Okay, taga Lisap. Ayan, akala ko taga Carmundo na si Sister Rey at si Okay. Ah, taga Lisap pa rin. Ayan. So, yan po, at sa hapon pong ito, ay kayo po ay muli? Okay. Muli po, kayong lahat po ay welcome sa ating AY service. Yan. So tayo po ay paglilingkuran ng isa pong awitin na ihahandog po sa atin ng magagandang mga teachers ng BOAS ngayon pong hapon pong ito bago po tayo lumako sa ating pong unang lektura.
the whole time. Base, the whole time. Okay, habang naghahanda ng mga aawitin yung ating mga magandang teacher ng BOAS at meron yata silang isang recruit galing sa ibang school, ay lahat po ng meron ng asawa. Ito po ay special na programa para sa atin. Elder Binan, huwag kang tumulog dyan. Ano, dito ka. Ayan. Ano, yung ating mga nadyan sa mga kubo-kubo, sa mga tent-tent, sabi ni Pastor Matira, ito'y special na programa na inilaan para po sa inyo. Ito po ay kahit walang asawa, yung naghahanda pa lang ng mga pangasawa, Pastor, pwede. Tsaka balo, yan. Pwede pa rin pala kahit balo, yan. Bakit ka mo po, sister doon? Mo po. Okay, so tayo dito ay tinatawagan ng lahat po, ano? Upang tayo po ay makinabang ng maganda. Ano po? Sa mga nandyan, no? Brother Sam, dito po tayo. Okay, ano na po tinatawag ang mga teachers ng BOAS? Maraming salamat po sa awit. Mamaya itutuloy ho ninyo. Alam mo ninyo, sa sobrang saya. Kaya happy Sabat, kaya sila'y masaya. Anyway, naiintindihan ng Panginoon overwhelmed. So mga kapatid, gusto ko po na bago ako magpatuloy sa lecture ngayong hapon,
Gusto ko po, wala akong nakikita doon na naka-standby sa labas. Dito po tayo. Kasi tayo po ay ano, retreat. Alam mo ninyo, mga kapatid, mayroon kami natatandaan. Yung mayroon hong nasa loob ho ng tent, nagpupulong na ganito. Namamalayan ho namin pala, hindi na ho naghihinga. Nangisayin ho, nanaginip. At siya ho, ayan ho, na-uom doon sa loob ng tent. Mainit. Mga kapatid, panahon ngayon ng, hindi panahon ngayon ng pagtulog. Sasabihin ko sa inyo. Panahon ho ngayon ng pagsamba. Ako ho lagi pag sumisimba pag Sabado. Kahit sa iglesia ako pumunta, every Sabat po ay fellowship. Madalang ang hindi fellowship na aking pinupuntahan. Pinagbabawal ho natin yung pagka may service na, may nakukwentuhan sa palibot ng simbahan. Hindi po ako nagsisimula hanggat may nakapalibot na kukwentuhan sa labas ng simbahan. Titigil muna ako. Sabi ko, ipasok ho tayo dito dahil hindi po natutuwa ang Panginoon. Kapag tayo napupuri sa Diyos, tapos marami hong nagbubulong-bulat na kukwentuhan, baka pinakukwentuhan pa itong sa negosyo kung ano, hindi po ang Diyos nalulugod dyan, pupuntahin hong natin dito. Tayo na may magkakapatid at tayo mga magulang, magmamahalan tayo, dito po tayo lahat mga kapatid. Please lang po, mga bata, huwag kayong magtakbuhat, baka kayo'y mabangga sa mga alambre kung saan, ay tingay Sabado, hindi pa na ho na paglalaro. 6 days in work and play, but the Sabbath day is for, ano, for Jesus. Yan po yung kanta natin. Ang ating mga anak, likumin po natin. Dito po tayo. Mahalaga po at baka maniglik po natin ang isang bagay na mahalaga na makakatulong sa inyo. Sayang po ito. Para tayong, dito po kayo mga kapatid. Dito po tayo. Yun pong mga nasa kubol-kubol at sa mga kuwano, dito po muna kayo. Mamaya na hong gabi tayo magpahinga ng lubusan at magkwintuhan paglubog ng araw. Dito po muna tayo. Ang ating mga diakono, elder, inyo pong talikupin ang ating mga tawag dito, mga kapatiran. Sa pero dito mga kapatid, ang mga diakono, yun ho naman ang nasa labas at nakukuntuhan. O wala naman diakono siguro na dyan sa labas. Kayo po pumunta na rito mga kapatid, mamaya na po tayo maghiwalay pa kayong panahon na ng paghihiwalay. May panahon doon po ng pagtawa, may panahon ng pagluha at may panahon ng paghihiwalay. Pero hindi pa naman tayo naghihiwalay, dito muna kayo. Yan hong mga nasa loob ng bahay, gumising na po kayo. Huwag po kayong manatiling, hindi ho nyo ako nakikita, yun ho kayong makikinig na lang sa tent. Hindi ako naniniwala ho maintindihan nyo ito. Yun nga ho kaharap, hindi pa naiintindihan, lalo na ho yung nasa malayo. Naniniwala ako dyan. At kapag ka ho kayo'y nasa labas, ang diablo po, tutuksuhin po tayo. Ang pag-aaral natin tungkol sa sinasabi ko, connected ho ito. Itong sinasabi ko, ngayon ho, uunahin ko na yung dating forever. Kasi mamaya maghihula, hindi madidinig ng iba yung dating eh, mahalaga itong dating eh. Pastor, uunahin natin ito. Para mamaya magkahiwalay, alam nyo ang dating, kabataan, balo, balo sa buhay at balo sa patay, at saka ho yung may asawa, kailangan ito. Lahat po ay kailangan. Yan ang atin ng pastor, umiikot na. Ngayon makinig ho sa pastor. Ngayon, umpisa na natin. Ang atin ng pag-aaral ay dating forever. Maganda ho yung nag-date. Alam nyo mga kapatid, yun ang dating mahalaga. May nakita na ho ba kayong mga matatanda na laging nag-date? Ha? Palagay ko nakikita ko itong dalawang nakasalamin. Anong pangalan nun ninyo? Anong pangalan nyo? Oo, anong pangalan? Kano anong si Dr. Evangelista? Alam nyo mga Evangelista, basta guwapo Evangelista yan. Ay, masigla pa kayo, siguro kayo mga 80 na o mga 75. Ngayon po ay may batas na isinusulong. Pagka kayo naka-80 na, tatanggap kayo ng 80,000 installment. Pag naka-100, yung 20 mil, isusunod po yon. Kasi maraming hindi ho nakakatanggap. Ngayon marami na ho, kay 75, 5 taon na lang, ay kayo tatanggap ng 80 mil. Yan. Lagi kayo nag-date. Tama po ba? Yan. Maganda yon. So ngayon, ang sabi ho dito, bago tayo magsimula, manalangin ho tayo.
tayo mga kapatid ay manalangin. Minamahal at mahabagin po naming Ama, Diyos na kataas-taasan at makapangyarihan sa lahat. Narito po kami ngayong hapon sa kabila po ng masarap matulog, sa magandang simoy ng hangin na iyong pinagpala ang iyong bayan ngayong hapon. Idinadalangin po namin sa inyo ng iyong banal na espiritu ang siya pong sumagitna sa amin. Patuloy niyong gisingin ang aming natutulog na diwa. Kami, Panginoon, ay bigyan niyo at inyo po kaming puspusin ng kasiglahan ng banal na espiritu. Aming idinadalangin po ang aming mga kapatid na nasa mga kanilang tent. At ganoon din po, Panginoon, sa mga kung saan-saan sila narito sa lugar na ito. Inyo pong akayin o mahal naming Diyos sa pamagitan ng iyong banal espiritu ng iyong mga anghel na matikom po upang marinig po nila at masaksihan ang pabalita na napakahalaga lalong-lalo na pa sa huling kapanahonang ito. Ipagkaloob niyo sa amin ang karunungan, kalaman na ito'y magdudulot na lalo kaming maging malapit sa inyo, maging masaya ang aming tahanan at matatag, matibay hanggang sa kayo ay dumating. Maraming salamat po, O Diyos, sa inyong pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen, mga kapatid. Akin ang pinilit na Tagalogin ho ito. Kasi sabi ng father ko, maganda ay kay Tagalog. Kasi pagka ikalagin na English, hindi mo namin naiintindihan, kami inaantok. Sabi ko, Tagalogin natin na konti ito. Para kuhan. So ngayon, ay anong araw ang pinakamahalaga na di mo malilimutan sa araw, malilimutang araw sa buhay mo? Yan ang tanong. Hoy, magtatanong ko sa mga matatanda. Bawal pala yung matatanda. Sa mga pinagkasalan ho ba? Pinagkasalan! Yan, number one yan. Anong hindi nyo malilimutan? Naku, nalimutan ko ito. Ako ho ay laging may panregalo pa ka nagtatanong, pero wala tayo sa CLC, nandito pala tayo eh. Pinagkasalan. Ano po naman pa, maliban sa pinagkasalan? Birthday. Ano pa? Yung sa pag pinabinyagan o sabat. Yan. Ano pa? Yung kayo ay, kung kailan kayo sinagot. Baka nalimutan nyo kung kailan kayo sinagot ng inyong, kung ano, sinisilibrate din yan. Ay ako, ikay sinagot nung aking sweetheart ika ay ganito. Araw ika ng mga puso, o kaya December 25. Oh, meron mga ganyan. Oh, araw ng ano, ng anong tawag diyan? Ha? Pista ng mga ng buhay. No, 'yan. Ano? Pop, teka. May pista ba ng buhay? Araw ng mga patay, 'yan. Ano pa? Ano po 'yon? 'Yon. Kung kailan siya nag-propose ng wedding, hindi rin 'yon nalilimutan niya. Mahalaga pong alalahanin 'yan. Ay minsan 'no nalilimutan natin eh. Sabi ng inyong kapartner, alam mo ba kung anong araw ngayon? Sabi niya, ay ngayon hindi kaya no, may ano ngayon, May 29. O nalimutan mo na. O kaya yung January 10, nalimutan mo na. Di ba, nung sinagot kita, alam na alam nila. Ay paglagi huy aalalahanin natin, mananariwa ang ano po, mananariwa ang alaala. Laging sariwain natin yung mabubuting alaala, huwag nyo sasariwain yung mga masamang alaala. Dahil kapag lagi nyo sinasariwa yung masasama, eh yun ang magiging ano ho, papatayin ka niya sa konsumisyon. Ay halimbawa, yung iyong asawa ay ng babae, lagi mong aalahan ng babae, may suklam na suklam ka. Wala naman siguro ng babae dito, no? Ay siyempre, ano ho yan? So mga kapatid, akin pong sasabihin sa inyo, mahalaga po yung mga, bakit ng bababae, ano bang tawag dito tayo patanggin nyo? So mga kapatid, alalahanin natin ang mga bagay na mahalaga. Doon kayo nag-date, kalimitan, di po, tama po ba? Doon tayo nagdi-date. O kami ni Mrs. Alam mo ninyo noon. Hindi ako naniniwala hindi nahuusan, nagdadala ng bulaklak ngayon. Ay kami ho noon, actually ho noon, plano kong hindi na ako mag-asawa eh, kasi gusto kong gayahin si Pablo eh. Eh kaya lang nabakita ko ho yung Mrs. ko, nawala ho yung aking ano, aking yung plano. Nawala yung plano ko. Nagdala ko ng bulaklak at ang bulaklak ay ini-sprayan ko ng pampabango sa bibig. I-sprayan ko yan pagkatapos, na-spray din ako sa bibig ko, tapos sa katawan. Kaya pagpunta ko sa kanila, dadaling kong bulaklak. Sabi daw ng mother niya, parang na dito pa ika si Freddy. Sabi, bakit? Naaamoy ko pa ika eh. O, alam na, alam na. Pag ako dumating, kahit aso nila, kilala ako. Sa amoy pa lang. O, alam niyo mga kapatid, ay amoy nila yung pamahok ko eh. Laki may bulaklak.
Ayan. Pagka ho yung aking binigyan ko yun ng card nung araw ho, walang cellphone eh. Walang cellphone. Ang ginagawa ko, ilalagyan ko yun ng sulat. Pagkatapos ho yun ay bubumbahan ko ng pamango. Para pagbukas ho ay napakaganda. Yan. Di po ba? Yun ay alaala at yun ho ay itinatago. Tinatago o ko, kay miss ko nakatago. O yun naman ho mga sa iba na hindi kasama ay tinatapon na ho yun. Yun ay sinusunog ng iba. So mga kapatid, mahalaga po yung naalaala natin, yung mga panahon. Ano ba yung mga panahon dapat ay... Ano sabi dito? Ito yung kapanganakan. Tama. Nakatama kayo, sister. Lahat naman yan, yan ang noong mga... Ano talagang majority? Yung kapanganakan. No? Ano pa? Naalaala natin. Nung kayo ay ano? Nagka-boyfriend at saka girlfriend. Di po ba? Hindi natin malimutan yan. Ang kauna-una mo nagka-boyfriend ka. Lalo na kung yung lang ang naging boyfriend mo. Ah, di si Juan. Baka ikay makakadalwa na. Kasi... No, hindi natin alam. So ngayon mga kapatid, yan, wala pa naman yata nagiging boyfriend. Wala pa yata, no? Wala pa. Okay. So ngayon, yun ay inaalaala. Sunod, yung kailan ka nagkatrabaho. Mahalaga din yun. Alaala natin. Ano pa yan? Makarating ng ano, paggaling ho dito sa mga bata, sa mga bata naman, pagpunta naman na sa Manila, so pupunta sila doon. Pero pag nandun ka na sa Manila, hindi na masyado. Pero yung nandito, nung araw kasi kami, nung bata pa, pagka ikinakapunta ng Manila, para mapatunayan nagpunta ka ng Manila, ay meron nung giraffe, makikita yung giraffe, nandun ka, magpapapicture ka doon. Nung New Year rin kami yung bata pa, naku, gusto ko makapunta ng Manila at magpapapicture doon sa giraffe. Oh, di ba, black and white pa ang picture noon, na nakaganyan yung giraffe. Oh, makikita ho ninyo yung mga si monkey at saka yung malalaking mga sawa. Makikita natin. Pag nakapunta doon, hindi natin nalilimutan yan nung bata pa. Tama po ba? Naalaala po yan. Okay. Ano pa? Anong pizza ng ano? Mga sumusunod? Ano daw yun? Ano yung hindi natin malilimutan? Yang ano, bungabong day. No? Hindi natin malimutan yung pizza ng ano. Kasi wala tayong pasok niyan. Ano? Family? Thanksgiving Day. Yan. Yan ang ating inaalala. Ano pa? Bakit natin inaalala ang mga araw na ito? Okay, tatanungin ko kayo para magising ang inyong diwa. Bakit natin inaalala mga bagay na ito? Dito tayo kay ano? Kay pangalan nito. Ay, pipis ako. Nalimutan ko pangalan nito. Ah. Charity. Yan. Sige, Charity. Bakit inaalala itong mga ito? Inaalala po natin yung mga nabanggit para masariwa po sa ating mga puso at isipan kung ano ba yung magagandang bagay na nangyari sa ating buhay. Ma, pwede ka nang mag-asawa kasi marunong ka na. Ayan, ngayon, mga kapatid, ang pinakamagandang dapat nating maalala at hindi natin kalilimutan ay yung Creation Day. Tama? Hindi dapat ka natin makalimutan yung Creation Day. Kailan yan? Ha? Kailan po yung Creation Day? Paglalang ng mundo. Anong naalala nyo dyan? Ha? Ha, mga kapatid. Diba yung Creation Day, kasama doon na ang Sabat. Ang matatandaan natin ay ano po, 1 to 7. Yung 7, hindi po dapat makalimutan. Ang sabi doon ay no, remember the Sabbath day to keep it holy. Hindi natin malilimutan po yan. Ngayon, ito po yung dapat na date natin na hindi natin dapat kalimutan, mga kapatid. Ito yung date. Lucky tayo nag-date. Kami ho ni Mrs. Malimit na magkahawak kamay pagka Sabado. Hindi naman ulagin sa bahay lang magkahawak kamay. Pag Sabado, date namin yan. Date ng pamilya namin yan. Yan ang aming family day. Sa inyo ba gayon din? Every Sabat yan. Yan ang day na talagang special. May special sa lahat pero mas special ito. At holiday, mga kapatid. Banal na araw ito. Ito ang dating na napakaganda. Amen, mga kapatid? Ito yung dating na maganda. Na panahon.
Nasaan ang inyong mga asawa? Katabi ho ba niyo inyong asawa? Sino makatabi ang asawa ngayon? Aba, kayo ba dyan ay ang inyong mga asawa katabi nyo? O ang asawa nyo katabi ng asawa ng may asawa? Yan. Mga kapatid, ay kagabi wala kayo dito eh. Yung iba. Itabi na ho ninyo ang inyong asawa. Maganda ho itong dating na pag Sabado, katabi ang asawa at ang balikat ho'y pagkakatabi na kaganyan. Nasaan ang inyong mister? Anong ginagawa ho sa bahay? Tutulog. Ay, mga kapatid, yan ang sinasabi ko. Bakit ka uuwi sa bahay? Pagsamba. Pagkatapos hindi ka uuwi ng matagal, huwag niyo ko susumbong. Mga kapatid, totoo itong sinasabi ko. Bakit kayo uuwi ng bahay pagkatapos ay hindi pupunta ng simbahan? Anong ginagawa? Nagbabible study o anong ginagawa? Ito kung nasa yung lanapatapat. Ibig sabihin ko po, ito po ay dating. Halimbawa, may date kayo ngayon, biglang mawawala yung mister mo. Ha? Nakaw. Pag ganito mga kapatid, ito ay malungkot. Nasabihin ko po sa inyo, dahil nakakalimutan natin ang importanteng day, baka pagdating mo sa langit, hindi nyo kasama ang inyong mister, hindi nyo kasama ang inyong partner sa buhay. Okay, titingnan natin. Alam nyo mahalaga ito. Ang araw na ito ay pakipag-date at pakipagtagpo natin sa Diyos. Amen? Ito yung pakipag-date natin sa Diyos na huwag nating kalilimutan. Okay, titingnan natin. Utay-utay ho natin itong pag-aaralan, itong dating na ito. Tingnan ninyo. Marahil, sabi dito, kapag ito ang ating natagpuan, ang sabi dito, ito ay simula ng pagbabago ng ating buhay. Na naging makulay ang ating buhay. Simula ng pagiging masaya ng buong pamilya. Kapag ang date na ito ay ating laging nararanasan, mababago ang buhay natin. Okay? Yan, tingnan natin. Sa pa. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, yan nilalang at nagkahapon at nagkaumaga ng ika-anim na araw. Anong araw po yung dating natin? Nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. Ibig sabihin, ang simula po, ayan ho, hapon. Hindi po umaga. Baka nalilimutan ng iba, sunrise to sunrise tayo. Tayo po, ang date natin sa Panginoon ay mula sa paglubog ng ano po? Ng araw. Ito yung unang araw po. Pagbilang ng araw ay mula sa paglubog. Kuha natin. Hindi po pagsikat. No? Tingnan ninyo. Nakahapon at nakaumaga. Yan ang sinasabi sa Bible. Sabi, natapos likay ng Diyos ang kalangitan, ang mundo at ang lahat ng naroroon. Natapos niya ito sa loob ng anim na araw at nagpahinga ng ano po? Kapitong araw. At binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw na kanyang pinangilin sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang ginawa. Ibig sabihin, yung araw na ito, espesyal na pakikipag-date ng Panginoon sa inyo at sa akin. Tama? Pag binasa po natin, ito'y pakipagtagpo ng Panginoon. Fellowship. No? Yan. At binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin at pinangilin sapagkat siyang pinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang ginawa at nilika at ginawa. Ano makikita nyo dyan? Meron nung tatlong may guhit dyan. Ang una po, lilinawin natin ito. Marami po ang nangangaral ngayon. Iba ang kanyang presentasyon. Ang presentasyon ay ano po, hindi masyadong nakukuha kung ano talaga yung meaning nito. Marami ang pagbinasa po natin, anong interpretasyon ang dapat? Ang interpretasyon natin dito ay ayon sa Spirit of Prophecy. Hindi yung kanya-kanya tayong interpretasyon. Dinidebate natin, tiyo natin itong araw ito, pinagpipilitan natin, pero hindi natin nakikita at naipapakita ano ang kahalagahan ng Sabat. Ang naipapangaral lang natin, mga kapatid, ang Sabat ay ikapitong araw at ito ang tamang pangilin, ito ang tamang pagsamba. 7 days. Tama po ba? Pero hindi po natin masyadong naididiin kung ano ang kahalagahan ng Sabat. Tama? Tatanungin ko po kayo, ano ang kahalagahan ng Sabat? Bakit po? Bakit po hindi naididiin ito? Tingnan po ninyo dito sa inyong palibot, puno kanina. Ngayon, nasaan yung iba? Hindi bali ho yung may sakit. Ang wala lang dapat sa simbahan,
pag-araw ng Sabado ay yung nagbabaybuli study. Paglilingkod yan eh. Nagpapagaling na may sakit. At nagdadalaw. At saka yung nagninitures walk. Katulad doon ng mga kabataan na nandiyan siguro sa palibot. Nagninitures walk yan. Tingnan po ninyo yun, nagduduyan niya. Maintindihan ba naman nila itong ating pinag-aaralan? Huwag kayong magagalit. Tingnan po ninyo pag nakita natin itong date sa Panginoon. Kapag ang Panginoon nakipag-date sa atin, focus tayo sa Kanya. Mga kapatid, please lang, para sa inyo ito. Ako po ang director ng Spirit of Prophecy sa Central Luzon Conference. Ito po ay itinuturo. Ano ba ang propesiya tungkol sa Sabado? Sa huling panahon, ang pagbagsak ng iglesia, yung Sunday law, pagsamba ng Sabado, pagpapraktis ngayon, pag hindi kasanay, yung mga taong hindi sumasamba ng gustong iyan, gagamitin niya't yan na magtuturo sa atin doon sa nagtatapat. At kung hindi kasanay na nagtatapat ngayon, paano ka makapagtatapat sa huling panahon? Kaya nga ang Panginoon ay lumuha nung nananalangin. Doon kasama mga alagad na hindi sila nakatagal, darating ang panahon na kabagabagan. Ngayon ito po, pinapalaga ng Diyos ang araw na ito dapat ito'y kanyang binasbasan. Ano una daw po? Binasbasan. Ayan ang kahulugan ng basbas. Ang naipapangaral nating kalimitan ay ano po? Ang Sabado ang tunay na pangilin. Ito ang ikapitong araw, hindi Linggo. Tama po ba? Yan ang kalimitan. Kaya, pagdating sa simbahan, kalahating araw lang ang pangilin. Tama po ba? Yan po ang kalimitan. Pero hindi ko sinasabing mali ang doktrina. Kundi, nalilimutan nila na idiin at ng ating nisang pangaral na idiin yung kahalagahan nito. Dahil kapag alam nila ang kahalagahan nito, hindi yan bibitaw. Halimbawa, ito halimbawa ay ginto. Yung isa ay hindi ginto. Pike, saan ka pupunta? Di dito. Dahil mahalaga itong gintong ito, hindi ka bumibitaw dito. Ito binabantayan mo. Dahil ito ang kwan, sinisecurityan mo eh. So mga kapatid, gusto ko pong maunawaan natin ngayon, ang pakipag-date ng Panginoon sa atin, mahalaga, espesyal. Tinigil niya lahat ng gawain. Lahat ng mga ibang usapin. Nag-focus lang sila. Saan po? Sa Panginoon. Tayo po ba ganun din? Ito ang gusto ng Panginoon. Banal ang araw na ito. Oh, ayun, tingnan ninyo ang palibot ninyo. May nagsisilpong, may nagaano, marami. Hindi ko sa kinukon mga kapatid, ha? Tingnan ninyo, Sabado ngayon. Tingnan ninyo, may pagsamba. Huwag kayong magagalit sa akin, tinitingnan ko kayo mga nakasilpo, nagkagayaan kayo. Mga kapatid, gusto ko pong linawin sa inyo, ang araw na ito ay banal. Dapat maunawa nating banal ito. Okay, ito yung dating na ano po, forever. Hanggang langit po ito. Hanggang langit. Huwag po kayong mga kapatid mabibigla sa akin dahil alam niyo kung bakit. Ito ang pinakang mahalagang ginawa ang Sabat ng dahil sa tao. At di ang tao ng dahil sa Sabat. Ibig sabihin mga kapatid, espesyal ang araw na ito sa pakipag-date sa Panginoon. Alam niyo, minsan huwag ako minarinig. Sabi ni Pastor Rafael Dog, di yung mga kapatid, ang dami! Puntahan, may dating daw, may dating. May dating. Sabi niya, yung ganda ng title eh, forever. Sabi niya, puntahan, bataan. Naku, narinig pala tungkol sa Sabado. Akala ko ba, makong dating, hindi na tayo. Hindi pala naman, Sabado pala yun. Hindi pala dating ng ano yan. Pakasalibutan. Hindi nauunawaan. Masisisi mo, hindi nauunawaan ang tungkol sa kahalagahan ng Sabat. Tama? Tama mga kapatid? Ngayon, ito. Ang sabi ito, ang Sabat ay para sa lahat. Yan, no classes. Yan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangiling. Anim na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng gawain. Ngunit sa ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Ay, alam natin, ikapito yan. Ayan yung Sabat. Anong kahulugan ng Sabat? Yan, ating kunin po yan. Lininawin natin yan. Sa araw na iyon ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Yan. Ikaw ng iyong anak na lalaki ni babae, ng iyong anak na babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong mga taga-ibang lupa. No? Siya ay napa, ang Panginoon po ay ano, kinaugalian din niya. Hindi ko na ilagay yung iba dito. Mga kapatid, ang Sabado, ito ay sinabi sa Exodus na ito ang araw na ano po, pagtitipon at banal na pagsamba. Nung araw,
pag kayo po ay nakikita kong naglalakad Sabado, at kayo po ay naglalakad dyan sa tabi ng daan, nakita kayo ng mga parasis o ng mga rapal o di kaya ng mga parasiyo, kayo ho ay babatuhin. Palakad-lakad ka, babatuhin ka. Yung pag-alagala, babatuhin ka. Ngayon, kung sa panahon ngayon ay babatuhin pa rin yun ang mga hindi nangingili ng tama, sa susunod na Sabado, marami hong bukulan ng mukha dito. Maniwala kayo. Bakit ho? Ay marami hong pag-alagala. Oh, babatuhin kayo. Pero siguro naman kung binabato, hindi naman siguro kayo gagala, no? Hindi naman siguro mangyayari yon. Pero mga kapatid, ibig sabihin, ganun ang pagpapalaga. Pero nilino ng Panginoong Diyos kung paano tayo sasamba ng masaya, at kaya po tayo sumasamba dahil mahal natin ang Diyos. Pero, paano natin isasalang-alang itong banal? Yung banal. Oh, yung banal. Ang sabi dito, ano ang kaugalian ng Diyos? Ang kaugalian ng Panginoon, alam naman ninyo ito, siya ay pumupunta sa sinaguga pag-araw ng Sabat. Okay? Yan. Si Pablo at ang kanyang mga kasama ay nagsisipasok din sa mga sinaguga. Ito, parang tayo bituldang ganito. Magpapasok sa sinaguga pag-araw ng Sabat. Okay? Ano pa? Alam naman natin, ang araw ay ano? Anong araw ang Sabat ng Panginoon? Alam natin na ho yung Sabado. Sinabi dito na yung Linggo ay yun ang unang araw. Okay? Malinaw naman yan. At sa araw ng Sabat, sila ay nagpahinga ayon sa utos, subalit ng unang araw ay ito yung Linggo. Nililinaw ko lang po yan. Yan. Nagbubukal liwayway, unang araw na sa Linggo, alam na po natin yan. So ngayon, ito kasi dinidiscuss natin araw ng mga patay, ano ho? At ngayon, si Kristo ay nagpunta sa, ang mga alaga din nagpunta sa libingan, anong araw? Biyernes. Nag-uwi sila, nagpahinga sila at sila yan o sumamba ayon sa utos. Nagpahinga. Okay. Lalampasan natin niya, kahit pinalta na ho yung kalendaryo, Sabado pa rin. Gusto ko lang kuha niyang background. Sabado pa rin. Ngayon, may pinili, sabi ito, may pinili na ang Diyos. Sabi, ang ikapitong araw, ang pinili ng Diyos na Sabat. Ito yung takdang kapahingahan, pinagpala at pinanghiling. Ngayon, ano ang mapapala ninyo sa Sabado? Anong mapapala natin sa Sabado? Ha? Kabanalan. Pinakabanal. Tama kayo. Pinagpala, ay, ang ano, pinakabanal tayo. Tayo pinababanal pag-araw ng Sabado. At di po ba, magiging banal ka. Mamaya, i-discussin natin. Ano pa? Pinagpala ka. Pag-araw ng Sabado, pagpapalain ka. Anong mga pagpapala? Nai-discuss po ba natin yan sa pangaral natin? Anong mga pagpapala ang ating tatanggapin, mga kapatid? Spiritual food? Ano pa? Physical rest? Tama, ano pa? Lahat po ng pagpapala ibibigay sa atin. Tingnan po natin mamaya, utay-utay natin pag alamin, itong date na ito, pag tayo nakipag-date sa Panginoon, ikaw ay mapalad. Ha? Pag ikinakipag-date sa Panginoon, mapalad ka, ikaw ay pagpapalain, ikaw ay magiging banal. Magiging malakas ang iyong pangkatawan. Tingnan natin, utay-utay natin pag-aralan. Ang sabi dito, ang pahingilin ng araw ng Sabat ay tanda sa iyo sa pag-ibig sa Diyos. Kung tayo po ay nangingili ng tama, hindi po yung pangingili na hindi tama. Ikaw ay nagpapadama ng pagmamahal sa Diyos. Pag-ibig sa ating Panginoon. Ha? Ano pa? Pag nakipag-date ka sa iyong sweetheart, pinadadama mo na mahal mo siya. Tama? Pag ikay nakipag-date sa Panginoon sa araw ng Sabat, pinadadama mo na mahal mo ang Panginoon. At meron kang paggalang. Kung ako'y iyong iniibig, susundin ninyo ang aking mga utos. Ang pangingilin po ng Sabado, mula sa paglubog hanggang sa paglubog. At papaano ka mangingilin? Yan. Alam po ba ninyo, akala ko ng marami, ang Sabado daw ay parang parusa. Parang manghigpit sa atin. Pero hindi pala, kahit tinaunawaan mo, ang sarap pala. Ang dami mo palang pagpapala at ang daming blessing sa buhay mo na ayaw mo na ito'y mawawala sa'yo. Tingnan natin. Ha? At magiging tanda at sa pagitan ko at ninyo upang inyong malaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos. Pag ikaw ay nangingili ng Sabado, makikilala mo ang Diyos. Lubos mong makikilala. Ay maghapon ka-date mo ang Panginoon eh. Maghapon. Mula sa umaga,
Hanggang saan po? Paglubog ng araw kayo ay ano? Full na magkasama. Magkasama naman tayo everyday. Iba lang po yung talagang ano, communion talagang siya lang. Wala nang iba. Pag kayo po ba'y nagdi-date, marami pa kayong kasama at marami pa kayong intindi. Siya lang. Siya lang ang focus natin. Ngayon sa Panginoon, yun ang gusto ng Diyos. Okay. At marami ang sa panahon po natin ngayon, umaabot na tayo sa mahigit na 20 million na mga nangingilin ng araw ng Sabat. Okay. Tingnan po natin. Dito na tayo. Ano po ba ang konsepto ng Sabat? About the Sabat. Ang una po, titingnan natin yung tatlo. Ano yung tatlo? Ang una po ay ano? Anong una? Ito ay binasbasan, pinangilin at pinakabanal. Pinakabanal. Okay. He rested on the seventh day from all his work which he had made. And God blessed the seventh day and sanctified it, mga kapatid. Yan. So, meron po itong restriction. There is restriction about the Sabbath. Ang Sabbath po ito yung sabi rito, a sign of relationship between God and man, mga kapatid. Ito ang sign kung ano ang iyong pakikipagrelasyon sa ating Panginoon. Alam niyo ho ninyo nung araw, yung aking tiyahin, nakarating yung dito. Umabot siya ng 100 taon bago namatay. Kasi yung pitsa ng kanyang kapanganakan ay mali. Yung kanyang maedad, mas maedad pa siya, ay ganun ang pitsa. Pero siya, umedad na, alam niyo ang kanyang buhay. Noong siya ay nakikita namin, nagluluto na yung biyernis pa. Luto na. Inilalagay nila sa tawag dito, sa dahon ng saging, pagkatapos ilalagyan ho ng plastic at lalagyan pa ng kupra yung lapan, lagyan ng sako, at pag ibinuklat ho'y mainit pa. Yun ang ginagawa nila. At nai-enjoy ang Sabat. Ang pakiramdam ko, sila ay mga banal na tao. Yun ang aking pakiramdam. Gusto nila, focus lang sa Panginoon. Okay? So ngayon, tingnan niyo ito mga kapatid. Ito ay bukod pa sa binasbasan ng Panginoon. Nilagyan pa niya ng silb. Hindi pa tayo natatakot mga kapatid dyan. Sinilb pa ng Panginoon. Ito'y tanda niya. Ito'y tatak niya. At mga kapatid, ito ay binigyan ng Panginoon ng pagpapasya na ano po, ito ay maging basihan ng loyalty natin sa Kanya. Loyalty. Tingnan niyo mga kapatid, mamaya kayo makakatulog na. Pag nanood kayo ng TV, hindi kayo makakatulog. Pero sa Panginoon, makikita kung gano'n natin pinapahalagahan. Kung kano. Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, pisilin ninyo ang inyong mga tainga. Alam niyo, masarap matulog ngayon, pero sasabihin ko sa inyo, bakit kaya, ano kaya ang pagkakaiba ng kabanalan sa Diyos? At yung hindi banal. Pag hindi banal, ang sarap ng manood. Pagka naman banal, antukin ka, tama ba? Mga kapatid, anong dahilan yan? Wala ang Espiritu sa atin. Ha? Maniwala kayo. Wala ang indakwan eh. Pagka ang Espiritu na sa atin, talagang tayo makakatulog eh. Manalangin kayo sa Panginoon. Ako nakakatulog. Wala sa akin ang iyong Espiritu. Meron bang Espiritu tulog? Ha? Ang Panginoon hindi napapagod. Ay, maniwala kayo mga kapatid. Ay, sinasabi ko yan. Totoo yan. Oh, tingnan ninyo mga kapatid. Yan. Tingnan nyo. Ang araw ng Sabat, para kayo hindi makatulog, teka, tayo ay nasa gitna pa lang. Para hindi kayo makatulog. Gusto ko ba ninyong bumata? Kung kayo ho ngayon ay 75, gagawin ko ho kayong 60 years old. Ha? Gusto nyo? Pagka hindi ho kayo bumata, sabihin nyo sinungaling ako dito. Okay? Anong sikretong yon? Sabi po ni Dr. McKay, isa po sa sikreto para po ikaw ay bumata at hindi ka tatanda. Ang sikreto pala ho dyan, para din gumaling yung makaramdaman mo, mawala yung mga stress mo sa buhay, lumakas ang pangatawan mo, ay kailangan gawin nyo ito. Ito po ang tawag nating laughing. Laughing. Ngayon, tatayo tayo. Tayo kayo mga kapatid. Aasin ko ang inyong pagkatulog. Dahil palalayasin natin ang demonyo sa ating ano, sa ating ulo. Tayo po kayo. Kasi alam niyo mga kapatid, ang gustong-gusto ng demonyo tayo makatulog eh. Nang hindi madinig itong ano na ito, iturong ito sa pamilya eh. Ngayon, lalanghapin po natin ang hangin, ikukuha po tayo ng oxygen. Pagkatapos po noon, langhap po ng ganyan, langhapin natin yung agyong nung kwan. Tawag dito, nung ito, tulda. Pagkatapos, ibugaho natin ang dahan-dahan. Yan.
One, two, ready. Siya pa ako. Okay, ganito ang gagawin ninyo. Kung ano ang aking gagawin, sabi doon, sabi ni Dr. McKay, pag daw kayo tumawa, lahat daw po ng sakit sa katawan, pwedeng mawala. Malimutan ang problema, at lalo't higit. Sabi nga sa Bible, biblical naman. Sabi, a merry heart, do it good like a medicine. Ito ang magandang natural medicine, magandang hangin, at maganda ang ating pakiramdam. Tatawa po ako ng malalim na pagtawa. Hindi po yung tawang basta lang hihinakaganyan. Wala po yan. Magkakasakit kayo, hindi kayo babata. Ang tunay na pagtawa, yun daw ang tumitigas ang iyong tiyan. Lalakas, gaganda raw po yung pakiramdam at kuan, babata. Ngayon din. Okay. Okay, one, two, ready. Susunod kayo sa akin. Okay, mga batid. Upo na po kayo. Okay. Yan. Yan. Kaya lang, wag sabi ni Doktora, wag daw kayong tatawa ng sulo. Baka naman ano sabihin sa atin. Yan. Pero mga kapatid, tumingin kayo sa inyo katabi. Tingnan niyo katabi ninyo. Si tatay, bumataho kayo ng 60. Tingnan ninyo. Ay, tingnan ninyo kung kayo malungkot na. Kaganyan, tulog ko kayo. Matanda akong tingnan. So mga kapatid, ayan po. Seryoso ho tayo uli ngayon, tayo nagising na. Okay. Ngayon po, ayan ho, ang Sabat, ayan ho, nagpapakita ng Panginoon ay provider. Provider. Ang Panginoon, ayan ho, pag Sabat ho, ang Panginoon, yung ibang araw, ibibless ng Panginoon ang iyong pamumuhay. Halimbawa si Doktor, ay di ngayon na siya pahinga ng Sabado. Tapat siya sa pagkikapo, tapat siya sa pagsamba. Ngayon, titigil siya ng pamamahinga ng Sabado. Yung kanyang kapartner na doktor din, ay hindi nangingili ng Sabado. Ang trabaho niya ay 7 araw. Nangingili naman siya Linggo. Pero, may pagkakaiba yung dalawa. Yung isa, dinubli ng Panginoon ang pagpapala. Biyernes pa, dinudubli. Hindi man sa ibang araw, dinudubli ng Diyos ang blessing. Pag kinumpute niya ang income niya, ay mas malaki pang kita ni doktor. Pahinga pa ng Sabado at saka Linggo, mas malaki pa ang kita ni Doktor. Bakit? Ay dinubli na ng Panginoon. Eh, pangako ng Panginoon eh. Yung mana, pinasasabog na niya ng doble. Yun ang pagpapakita kung loyal ka sa Panginoon, ay sabi, ang pagpapala ng Panginoon, dudublihin na niya sa ibang araw, mga kapatid. Kaya walang dahilan para tayo hindi po sumunod sa pagpagdate sa Panginoon. Okay, next. Ito po ay family day. Ang sabi po doon, ang iyong anak na babae, nilalaki, iyong mga hayop, at lahat na nasa pinto ang daan, ang kasama mo sa bahay, pag Sabado, nasa simbahan. Tama? Ito po ang reunion. Pag-araw ng Sabado, lahat nasa simbahan, sa templo, maging ang Panginoon. Oh, mga kapatid, ito, yan ay tinatawag nating family day. Ay ngayon po, ako ho ay may training dyan. Every Sabat, ginagawa ko ito pag ako'y napunta sa simbahan tuwing hapon. Pag Sabado, dapat alam natin, ma-enjoy natin ang kasiyahan pag-araw ng Sabat. Sino po ang mag-asawa dito? Akin po ituturo sa inyo ngayon ang paraan na tamang ideal na pag-Sabado, ito ang dapat ugaliin ng mag-asawa. Okay? Sino may asawa dito? Nadyan ho ang asawa nyo, katabi mo. Nasaan ho ang asawa? Yan ang sinasabi ko sa inyo, hindi ho makita kung nasa ng asawa. Alin ho ang asawa nyo dyan? Dito ho kayo tayo. Dito. Dito kayo sa una. Ha? Ito ba ho'y pangalawa o pangalawa na? Ha? Ah, dito ho kayo, dito. Ako, eh, medyo, alam mo ninyo, ito maganda eh. Sino may asawa pa dito? Dito ho kayo. Dok, ang asawa mo, wala rin dito, no? May dalawa. Dito kayo. Okay. O si Juan. Yun nung nandito yung asawa. Okay. Sige ho. Wala hong mag-asawa, kayo susunod. Susunod kayo sa sinasabi ng pastor. Huwag kayong susuway. May mag-asawa ba dyan? Dito ho kayo. Hindi tayo itatagal pagka ho tayo hindi pumunta din. Okay. Ang mag-asawa ho ay ituturo ko sa inyo kung ano ang gagawin pag Sabado. Lahat pag Sabado ay masaya.
makikita ho ninyo yung makakaiwalay ang mga mag-asawa? Ma, sister, huwag na ho kayo magpasuyo, ay kayo yung pumunta na. Halina ho. Yan. Ay, ito ho ngayon seminar, ito ho ay tawag dito, retreat. Okay. Ito, mag-asawa si nanay. Dito ho kayo sa una. Yan. Yan, gitna kayo. Yan. Brad, dito ho kayo. Dito. Mainit ho dyan eh. Yan. Yan. Kahit po siguro kayo... Yan. Puho muna kayo, Brad. Lahat ng may asawa, dito po. Yun nung may asawang hindi pupunta dito, mga kapatid, makukonsisya kayo. Kawawa ang asawa nyo. Kawawa. Brad, hindi ho harapan. Kayo ho'y tutulay. Pastor, tulay ho kayo, Pastor. Nakatayo, nakatayo. Yan. Ang lalaki ho, ang babae ay sa kaliwa. Ang lalaki ay sa kaliwa, ang babae. Yan. Yan. Sige po. Marami pala hong mag-asawa dito. Mga anak, kayo'y manood dito. Panoodin ninyo itong mga mag-asawa. Yan. Sino po dito? Kuya Ling at saka si Ate Lit. Si... Sino bang nandito pa? Sister, wala ang mister ninyo. Di kayo ikuan niyo. Nakasawa niyo kayo. Yan. Dito ang mag-asawa. Pumunta na kayo at tayo kayo gagabihin. Yan. Kawawa ang inyong asawa pag hindi nyo dinala dito. Gagabihin ng mamay. Yan. Sige. Dito ho kayo. Kayo ho ay makikita sa buong buong mundo. Naka-video po ito, mga kapatid, sa buong mundo ho ay nakalagay tayo. Panunoodin ho ito. Ito ay naka-3EBN tayo, baka hindi nyo alam. Hindi, totoo po yan. Ito po, dinala natin dito ang 3EBN. O yan. Naku, sayang ito. Sino ang pwedeng tagahawak dito na binata? Yung binata ang tagahawak. Dine. Tayo ay naka-3EBN. Hindi ganyo alam. Yan. Naku. Naku, sige na. Pinangatawa na ni brother. Naku, mahirap ito. Okay. Ganito mga kapatid, wala na ho ba dyan? Ngayon ho, ito ang pagpapakita ng dating. Ito yung date na hindi nyo malilimutan habang buhay ito. Habang kayo hanggang kayo mamatay. Ha? Sige, mga kapatid. Sir Sherwin, kita ho ba lahat? Okay, kita. Okay, ito ang gagawin pag-araw ng Sabado. Ito ang dapat ugaliin ng mag-asawa. Ito ideal, hindi naman ibig sabihin batas. Ideal ito. Ah, kayo ho'y nakatago eh. Paano kaya? Hindi kayo, kita ba itong dito? Ay, dagdag. Nasaan? Naku, ayaw hong pumayag ni Pastor na yun hong mamiluni daw. At saka ho yung asawa, ay pumunta na ho kayo dito. Mamiluni. Ha? Sige. Okay, okay. Sige. Papuntahin na. Hanap na nung isa. Ayun na, punta na kayo. Yun yung babae, pumunta na at susunod na lang. Okay, mga kapatid, ito ang mga, yan. Punta na kayo para masulit kayo. Walang iwanan. Lahat kasali. Walang salimpusa. Total member involvement tayo, mga kapatid. Yan. Ay magsiseminar din tayo. Ito yung mahalaga ito. Okay. Pastor, kaya gusto ko ito, itong inuna natin dating. Ito yung mahalaga. Ito yung pinakamaganda sa lahat. Okay? Kita ba dito? Yan, okay. Ito ang una. Meron tayong 6 na rules na gagawin ng mag-asawa tuwing Sabado. Ang unang, ang rule number 1. Yan. Teka, magsasalita ang pastor. Betong paraw eh. Hello, pastor. No. Tatawagin ko. Brother Nopleng, dalhin po ninyo ang inyong sweetheart. Dito. Brother Nopleng, sino pa? Brother Boyer, Iurango, dalhin nyo dito. Bilisan nyo. Sino pa? Ah, Dave Garabiag. Dave, dalhin mo si Joy. Dave,
Nasaan si Dave? Yung ating batang-batang couple. Dave, garab yan. Okay. Pastor, sino pa yung mga mag-asawa dyan? Okay, si nanay. Dali ka. Saan si tatay? Okay. Nahanap. Mag-sitag, Pastor. Hindi pwede. Huwag muna. Okay, wala pang basbas. Salamat, Pastor. Okay. Lumabas po kayo ng konti, hindi makikita ng sa camera. Tayo po, ito'y magiging remembrance nyo. Hingin ninyo ang kopya, mga kapatid. Okay. Ang rule number one, holding hands po. Pag Sabado, kahit saan kayo pumunta, magka-holding hands. Yan. Ito po ay ano ho, ang tawag natin dito ay renewals of vow. Yan. Renewals of vow. So ngayon, tayo po'y mag-asawa, kinakailangan maging close tayo, huwag kayong bibitaw kahit saan pumunta. Ngayon, pag kayo mamamalingke, magka-holding hands. Diba? Pag kayo po ay pupunta sa simbahan, magka-holding hands. Ipakita natin sa ating mga anak. Kailangan makita nila yan. Meron pa. Dave, ayan, yan na si Dave. Yan, yung batang couples natin, bata po yan. Pinakabata. Yan, palakpakan po natin. Siguro, Pastor, itabi mo yan sa tabi mo. Para hello. Hello. Ito na sa tabi ito, gitna ito, bata eh. Sa gitna ka para sentrong-sentro. Yan. Okay. Ang rule number one, pag Sabado, dapat laging magka-holding hands. Tama po ba? Okay. Holding hands, kapatid. Lahat po magka-holding hands. Yun ang magkasalapit ng kamay. Hindi ho yung nagkakamaya para nag-ano. Ah, hindi ka pwedeng i-ikwan yan. Pwede ho ba yan? Yung magkasalapitan ng kamay. Yun, ako, hindi mawawala ho yan. 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 Pindutin nyo ninyo ng tatlong pindot ang inyong misis. Sabihin nyo, I love you. Yan. I love you. Yan. I love you. Yan. Oh. I love you. Sabihin nyo. Ikaw lamang ang mamahalin ko habang nabubuhay. Yan. Hindi kita iiwan magpakailanman. Yan. Okay. Doon kayo may, doon kayo sa akin tumingin, doon sa sweetheart nyo. Ibang, ayan rin ninyo, nagsasalita kayo sa ibang asawa kayo nakahiyaw eh. Hindi kita iiwan ka, magpakailanman na dito. Okay. Yan mga kapatid. Tumitindig daw ang balahibo niya habang umiiyaw ang asawa niya. Na ikaw lang mamahalin ko, hindi na tayo maghihiwala yan magpakailanman. Okay? Ang rule number 2, pag nakatayo po kayo, nakipag-usap po, nag-i-special number 1 maginagawa, ang hawak po ay dito sa bayawang ng lalaki. Yako, si brother, logi kaya ta, kaya mo po ba humawak sa bayawang? Hindi na, okay lang. Sintit ka, kasi meron ka niyan eh. Kapatid, hawakan mo sa bayawang, sa bilbil ang iyong asawa. Ikaw, ayan. Huwag po yung natatakot kayo. Asawa na ho ninyo yan. Takot pa kayo. Yan. Hello. Meron pa ba? Si Brother Nene de Los Santos po. Pakidala nung kanyang misis dito, si ate. Okay. Saan si brother nene? Wala daw. Okay. Ganito mga kapatid, yan. Hawakan ninyo ng mahigpit ang inyong bayawang ng inyong mister, misis. Misis. Misis po, ang mister hong ahawak sa bayawang. Sister, parang hindi nyo maintindihan kung paano ahawakan si sister. Yan. Oh, sister hanggang ngayon ba? Naliligaw-gawang ka pa. Hindi pa ngayon ka lang na, kuhan. Yan, mga kapatid. Brad. Yan, oh, yan. Yan, oh, sister. Yan, mga kapatid. Yan ang role number 2. Yan. Ang role number 3, pagka kayo po'y nakaupo sa simbahan, ang kamay po ng lalaki nakasapo doon sa balikat ng babae. Yan. Okay, pag nasa simbahan, hindi ho nakaalam po eh, kasi pabigat yun eh. Pagod na nga ng buong 6 na araw eh. Yun yung pag-ano. Nakaganon sa tabi at pinipindot-pindot po nyo, nasasabihin nyo, honey, masarap sumamba sa Panginoon.
Yan, praise the Lord. Okay? Yan, okay? Yan mga kapatid. Yan po ang rule. Rule ano po ngayon? Number 3. Yan. Okay. Ang rule number 4, ito po yun ang pinakamaganda. Lips to lips po yun. Paano gagawin natin? Pakita natin sa mga anak natin. Malagang kita nila yan, nalikan yung kanyang magulang sa harap ng maraming mga tao. Pag Sabado, kailangan sweet tayo. Kahit ko lang. Saan tayo mag... Ano po ba? Sabay-sabay na? Ha? Isa-isa? Ay, isa-isa. Sige, di. Saan tayo magsimula? Mabigis lang. Saan? Ay, dito muna sa bagong kasal. Ha? Si Pastor muna. Pastor. Naka-video tayo. Pastor. Okay, 1, 2, ready. Sige. Madam, yan na yung aming sekretary. Yan. 1, 2, ready. Sige. Okay, camera, action. Pastor, go. Okay. Yon. Palakpakan po natin. Dapat daw matagal. Oh. Okay, si ma'am. Si ma'am. Ah, si sir. Sige po. Ayan. Ayan na. Ayan. Okay. Sir. Ready, go. Yon. Ayan. Brother, ayaw mo po bang humalik? Sige po. Ah, ba, malakas. Malakas ba? Sige po kayo, natunog ho ba? Okay, 1, 2, ready. Picture ng anak. Yon. Ito, kapatid. Oh. Yung picture ninyo. Aba, yun na may tulog. Dito tayo. Kapatid, remembrance po nyo ito. Kunin nyo itong picture. Sister, kayo pong dalawa. Yan. Oh. Sige. Oh. Aba. Sige po. Tay, kaya pa. Oh, 1, 2, ready. Oh, dito sa labi daw. Sabi ni nanay. Sige. Sige po. Oh, okay. Sister, naiyak na si sister. May kinaiyak. Oh, 1, 2, ready kayo. Umiiyak. Sa gitna, yan. Sister, camera po, picture. 1, 2, ready. Ah! Oy, sa likod. Sige po. Yan, si kapatid. Yan, brother Nilo. Yan. Di ba si Sir Nilo Ruyo ito? Ay, siya picture to eh. Sige, ma'am. Oh. Tingnan natin kung baro pa humalik si Sir. Okay. Okay. Si Kwan. Itong bata. Itong talaga ano. Ito. Hindi, ito muna, masama. Mga bata ito eh, pares kayong bata eh, maula ka. Okay, 1, 2, ready. Mahihayin pa itong dalawa oh. O, yung dalawa, sige. Yan. Hoy, kita yan sa video. Yan. Yon. Mga kapatid, pag hindi po naging maganda ang date natin ngayon, okay kapatid, si... Tapos na ba kayong dalawa? Hindi pa eh. Hindi pa. Sa gitna. Okay, 1, 2, ready. Ay, nako. Ano yan eh. Ano tawag doon? Persahan. Yan. Okay. Kapatid, yan. Nako. Okay, kapatid. Now, sir, ito. Ito muna, si ma'am. Yan. Tagalan daw po, ang request nila, matagal. Yan. Oh. Yan. 1, 2, ready, go! Yan. Okay, sa likod. Si... Yan po. Yan. Sige po. Yun. Oh. Sa tagiliran, tumama.
Ikaw si Kuya Ling. Oh. 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 Nako. Yun. Talagang formal ah. Ikaw si Uder. Ah. Kapatid. Oh, one, two, ready. Okay, hindi tayo kita sa camera. Yan. One, two, ready. Go. Yun. Okay, dadalawa na. Ito daw matagal kasi dadalawa na eh. Aray ko ba? Ano daw pa? Okay, one, two, ready. Yun. Oh. Kapatid, dito tayo sa camera. Ah, sabi ko sa inyo eh. Eh mamaya yan, special yan, tuturo natin kung anong gagawin. Sige. O sige. Yun. Okay, kayo ay nahuli, may parusa ho kayo. Ay, dito po kayo. Nawala yung asawa, ito nyo. Yan. Okay. Ang gagawin nyo ay kung daw po, ilang minuto? Dalawang minuto? Oh, okay. Ito po ay mayroon, hindi niya inabutan eh. So, ito hong kung natin anong gagawin, no sister, kayo nang gumawa. Anong gagawin? Ano po yan? Kiss po yan, kiss. Okay. One, two, ready. Madam, nakakaano po tayo, nakabuong mundo po nakakakita sa atin. Nahalikan niyo ang inyong misis. One, two, ready. Yun. Sweet talaga sila. Meron pa mga kapatid. Meron isa. Nawawala yung kanyang kasama. Ano? Sa rule number 5 na tayo? Okay mga kapatid. Yung rule number 5 po ay umit natin. Yung rule number 6 po, mamayang gabi na ho yun. Salamat ng marami sa inyo mga kapatid. At sana po ang dating natin ngayon, ganun ho ka-sweet ang ating pakipag-ugnay sa Panginoon. No? Nawa ho ay manatili tayo forever na yung ating gate po sa Panginoon. Every Sabat ay maging sweet lalo tayo sa Panginoon. Sige po, maraming salamat. Pwede na po kayong maupo. Okay, wag po kayong lalayo. Dahil yung kalakitnaan pa lamang ng ating lecture. Okay. Okay, wag po kayong lalayo mga kapatid. Balik tayo para sa pagtatapos nitong ating pong lecture na ito. Ito, bahagi ng mga ministro. Makinig po kayo, wag kayong lalayo at hindi nyo madidinig ito. Ang bahagi ng mga ministro ni Jesus ay dapat, ano daw po, tumayo bilang mga tagapagsumbat sa mga hindi nakakagunitang manghili ng Sabado buong kagandahang loob at kaitaimtiman na dapat sabatain ang gumagawa ng makasalibutang pakipagsalitaan sa araw ng Sabado. Oh, kaya mga kapatid, kung kayo po'y naririyan, kung saan man kayo naririyan, nagkukwentuhan kayo at hindi sa Panginoon, dito po tayo. Sabi doon na yan, oh, huwag nating payagan ng mga kapatid at pahintulutan na magkwentuhan sila, na pinagkukwentuhan nila ay mga kwentuhang pang ano po, pang salibutan. Dapat nating bantayan. May paninibugo ang dulo ng Sabado. Tandang ang bawat saglit ay itinalagan at banal na panahon sa ganito'y ganitong gagawin ay hindi kayo daranas ng pagkalugi kahit sa mga bagay na ukol sa lupang ito. Ang Sabado pala mga kapatid, tunay pong pagpapala. Hindi po kayo malulugi maging sa mga bagay na kailangan natin sa lupang ito. Ay ibibigay ng Panginoon, ibibless tayo ng Panginoon. Tayo pala ho'y pagpapalain niya, pagtapat tayo sa kanya sa araw ng Sabat. Ibibless tayo ng Panginoon, mga kapatid. Okay, ang sabi ho dito yan ho, bawat saglit, wala tayong pagkalugi. Tingnan po niyo dito, buong higpit, kung ninanasan natin ang pagpapalang ipinangako, sa masunurin, dapat nating ipangilin ng buong higpit ang araw ng Sabado. Mga kapatid, ang Panginoon pala kaya ho binigay niya ang Sabat ay gusto niyang pagpalain ang mga anak ng Diyos na sumusunod sa Kanya.
tayo po i-bibless ng Panginoon kapag tayo tapat sa pangingil ng Sabado, wala tayong pagkalugi. Okay? Sabado ay ginagamit sa pagtulog, mga kapatid. Ang sabi nito, sino may hindi, ito ay payo sa iglesia, salita rin noon ng Diyos ito na ipinasulat sa ating mga sa ating propeta. Ang sabi nito, sino may hindi dapat makadama ng kalayaan, nagugulin ang banal na oras sa isang di kapakipakinabang na paraan. Hindi makalulugod sa Diyos na ang malaking bahagi ng Sabado ay gugulin sa pagtulog ng mga nagsisipangilin ng Sabado, nilalapastangan nila ang kanilang manlalalang. Sa paggawa ng gayon at sa pamamagitan ng kanilang halimbawa ay sinasabing totoong mahalaga sa kanila ang anim na araw upang gugulin lamang sa pamamahinga. Ibig sabihin mga kapatid, gugugulin lamang natin ang panahon natin tayo mamamahinga physically. Hindi po pala yun. Kundi tayo ho ay pupunta para magpuri at makipag-date sa Panginoon. Kaya mga kapatid, hindi nalulugod ng Diyos ng panahon ng araw ng Sabado ay ginugugol natin sa pagtulog. Yung mahabang pagtulog, lalo na ho yun. Pero yun ang tulog na nap, iba ho naman yung nap eh. Yung nap eh, naantok ka, lalo na yung mga matatanda, antukin yan. No? Medyo nakakatulog sila o kaya may nararamdaman. Pero ang sinasabi po dito, yung sinasadya po natin ang gawa ay pamamahinga lang tayo, physically. Hindi po pala yan ang prinsipyo at concept ng Sabat. Ang Sabat po ay pagsamba sa Diyos. Hindi rin ang panahon ng pagtulog dahil ito'y pahinga ay matutulog tayo. Hindi po nalulugod at nilalapastangan natin. Alam nyo kami Batangin nyo, kayo'y Batangin nyo rin. Dahil nasa Tagalog kayo, ang lapastangan, hindi po magandang salita yan. Ito'y paglapastangan sa Diyos. Okay mga kapatid, sasabihin nila ipayo yan, hindi nakalusulat sa Biblia. Ayan ang interpret natin sa Bible. Ito po yung interpret na ipinakita na ang leisure light, yung spirit of prophecy ay leisure light para lalo nating maunawaan ano ang sinasabi ng Biblia. Ito yung tinatawag na exegesis, interpretation na ano ang sinasabi ng Biblia na remember the Sabbath day to keep it holy. Paano mo iingat ang banal? Paano mo nasabi ang banal? Ito mga kapatid, ginugugol natin ang ating panahon para po sa pagtulog. Bay, natutulog po tayo, hindi lang natutulog, nakipagkwentuhan, hindi rin po yun. Pumunta po tayo sa simbahan. At kung hindi, hindi tayo maglingkod sa iba. Gugulin natin ang panahon sa pagpuri at paglilingkod sa Panginoon ang araw na ito ng Sabat. Yun ibang araw pagtatrabaho yun eh. Hindi natin magawa yung pwedeng natin magawa na paglilingkod sa kanya na lubusan. Okay, mamaya na ho yung mga tanong. Okay, Sabbath is holy. Ang sabi dito, if they rise early, if they rise late, there is confusion. Pagkagulo, pagkalito, at ano sabi dito? Pagmamadali, hurrying, ano? Justling. Ayan po yung mangyayari sa atin sa panahon na tayo po yung late. Hindi natin na-enjoy ang Sabbath. Hindi ka nakakapakinig ng blessing sa umaga. Dadalo tayo ay tanghali na. Pagkatapos, umaiinip pa tayo sa pagsamba. Pagdating unang ng tanghali, uuwi ho tayo, hindi na ho tayo babalik. Paano ho natin nagugugol ang panahon at napapabanal ang Panginoon? Ay, ang gusto ng Panginoon, hayagan naman ho na isinasabi ng Sabat, ayun ho, ito ay araw ng pagsamba at pagpupuri sa Panginoon. Buong araw ay gugugulin natin ang ano po para sa Panginoon. Ito'y pag-date natin. Ito'y hindi natin dapat kalimutan sa Panginoon. Yaong mga nagpapabanal sa Panginoong Diyos na sa kanilang mga puso sa pamamagitan naman ng katalagang balangkas ng kaisipan at nagsisikap na pagbutihin at pasulungin ang mga banal na oras sa pangingili ng Sabado hanggang sabot ng kanilang kakayanan at sa pangara, sabi nito, at magpaparangal sa Diyos sa pamamagitan ng mga pagtawag sa Sabado, isang kaluguran ang mga ito. Tanging-tangi ang pagpapala ng mga anghel sa liwanag at kalusugan at tanging kalakasan ay ipagkakaloob sa atin. Ito po pala ang sinasabi na pagpapala. Maging sa kalusugan natin, pag-araw ng Sabado, kayo ay ano at ako, ay pagpapalain at pagagalingin sa ating mga karamdaman. Subukan ninyo kayo may mga problema, may mga masakit sa inyong pagkaramdam, stress kayo. Alam mo ba ninyo, maraming problema ngayon na kamatayan ng tao, yung stress. Problema, stress problem. So mga kapatid, kapag kayo ay lumapit sa Panginoon, sa araw na ito, makakarinig kayo ng mga pampalakas. Dahil pagsamba, mawawala ang inyong problema. Magkakaroon kayo ng kalakasan. Physically, pagagalingin tayo ng Panginoon. Amen, mga kapatid?
pagsabado. Blessing pala ito. Okay? Yan. Ito kalapas ng anak. Mamaya na po pagkatapos. Higit pang kabanalan ang nakakalakip sa Sabado kaysa ibigay, ibinigay dito ng maraming pagpapanggap. Nang nangingili ng Sabado, ang Panginoon ay nadudulutan ng malaking kalapastanganan ng mga hindi nagsisipangilin ng Sabado. Ayon! Ayon saan po? Sa utos o titik o sa diwa. Nasabi doon ay ano po, nalalapastangan natin. Paano po natin na susundin ang pangingilin ng Sabado? Mula sa paglubog hanggang sa paglubog ang pangingilin ng ano po, araw ng Sabado. At paano naman tayo mangingilin? Iwasan natin ang kwentuhan. Ang kwentuhan ay hindi related doon po sa ano, sa Panginoon. Ang kwentuhan natin tungkol sa mga trabaho, tungkol sa mga hindi related sa relasyon sa Panginoon. Mamaya na po ang tanong. Okay? Hindi ho ba tanong? Itutuloy muna natin. Mapuputol po yung aking momentum eh. Mapuputol. Hindi po ako natanggap. Pasensya na. Mamaya po. May panahon kayo. Okay? Salamat po. Salamat. Yan. Ang sabi nito ay ano? Magpapabanal sa atin. At tayo pagpapalain ng Panginoon. Pero kapag tayo ay ano ho, halimbawa, hindi ko sinasabi na kapag kayo ay hindi kayo sumusunod dito, hindi kayo maliligtas. Kundi ang sinasabi ko po, ito ang gusto ng Diyos na pakipag-date natin sa Kanya. Na tayo po ay buong araw sa Kanya. Amen mga kapatid. At ito ay magiging dahilan na tayo magiging banal. Ito ang pagkakakilala sa atin. At sa pamamagitan nito, pagpapalain tayo sa lahat ng bagay ng Panginoon. Kaya tayo may sanay, hindi maubos ang problema. Kaya misa'y punong-puno tayo ng suliranin, punong-puno ng pangailangan na parabagang hindi natin natatanggap dahil tayo hindi nagtatapat sa Panginoon. Dalawa lang ang subukan ng pananampalataya na major sa Biblia. Ang pangingili ng Sabado at pagbibigay at tapat na ikapo. Ang pagiging loyal natin sa Kanya. Alam nyo, ang ikapo, nakakapagnakaw tayo sa Panginoon. Pero dito, tingnan natin, nagnanakaw din pala tayo dito. Tingnan ninyo. Yung isang saglit na tayo po'y nandyan, kung anong ginagawa natin, hindi para sa Panginoon, pag nanakaw po pala yun dito sa Panginoon ng kanyang panahon. Nakikipag-date ka, may iba kang kausap na iba pinag-uusapan mo, ito na sa Panginoon. Ay, ang Panginoon ang ating panauhin sa araw na ito. O, siya ang panauhin natin, mga kapatid. Okay, sabi dito, ang bahabahaging pagtalima. Ano ba yung bahabahagi? Okay, ngayon, nandito ka. Maya-maya, alis ka na, kausap mo na yung kung sino, kausap mo na, ay, kumusta ka, ano na ba, kumusta na yung iyong ano, girlfriend, ano na ba, nag-text siya sa akin, pupunta ako sa isang araw sa kanya, ay, pupulong ko dito. Bahabahagi. At minsan naman, no, pagpunta mo, sisimba ka ngayon, maya-maya, nandun ka na. Natutulog na. Ito po ay pagnanakaw sa Diyos. Huwag kayong magagalit po, dahil salita ito ng Diyos eh. Kailan pa natin malalaman ito sa retreat? Malalaman natin ito. Tingnan po niyo mga kapatid. Yan po ay nakuha sa perstumo ng payo sa iglesia. Okay, yung perstumo may Tagalog yan. Ang sabi nito, hati-hating interes, hindi niya tinatanggap siya na nagpapahayag na ang mga katampalasanan at mga makakasamaan, gayon may siya nalilibak sa daya ng kanyang kapwa-tao ay hindi nahihiyang nakawan ang kanyang ama na nasa langit ng panahong kanyang pinagpala at ibinukod para sa isang tao. Ito pala ibinigay sa iyo, pinagpala ka na, mga kapatid, nilalayoan pa natin ang pagpapala. Pag tayo po ay lumilihis at tayo hindi nagiging tapat sa Panginoon, parang tinatanggihan natin ang blessing ng Panginoon. Kaya sabi, pinagpala ang Sabado. Ito pala ang pagpapala na nilinaw sa pamagitan ng ating mahal na propetisa. Nang sabi, pagpapalain ang nagiging tapat sa pagsunod sa ating Panginoon. Wala kang pagkalugi, physically, at lahat ng mga bagay na ukol sa lupang ito, ika'y aking pagpapalain, hindi kita pagkukulangin. Lalo na ho ang Sabbath keeper. Ang sabi dito, mga kapatid, ano sabi dito? Ang mga salita ng mga nag-iisip ay kailangang bantayan. Yung mga nag-uusap tungkol sa mga bagay na hanap buhay. O pangangalakal, na nagpapanukala sa araw ng Sabado ay tinuturing ng Diyos na parang sila'y gumagawa na may tunay na pakipag-transaksyon
sa araw ng Sabat. Yan ang sabi dito. God saw that the Sabbath was essential for men, even in the paradise. Hanggang doon sa langit, ay ito'y makipagtagpo tayo sa Diyos sa araw ng Sabat. Remember the Sabbath day to keep it holy, mga kapatid. Ang sabi dito, he needed to lay aside his own interest and pursuits for one day of the seventh day that he might more fully contemplate the works of God and meditate upon His power and goodness, mga kapatid. Ito ang ating gagawin pag-araw na Sabado. Kailangan natin mag-meditate. Kailangan natin magbasa ng Biblia. Tayo po yan, no? Iba po naman yung sinasabi, para kung nakaganok lang. Hindi po, hindi mo masaya maging masaya. Hindi masaya, hindi masamang tayo mag-enjoy. Basta ang ating ginagawa ay related sa pagpupuri at sa pagpapala ng ating Panginoon. Amen, mga kapatid? Yan ang kailangan natin. Tayo ay i-bless. Alam mo, mga kapatid, sabi kong gusto mong nasain na ikay pagpalait pasaganain ng Panginoon, maging tapat ka sa araw ng Sabat. Aba, ito nakalagay po dito eh. Kaya pala pagpapala ay magiging banal ka rin. Bakit ka magiging banal? Makakarinig ka ng espiritual na mga bagay. Ay pag sinubok natin ng Panginoon, siksik at liglig at umaapaw ang blessing ng Panginoon. Ano mga blessing? Ang blessing kung tinitingnan lang yan natin ay pera. Mga kapatid, sabi sa Biblia, kung tapat kayo kay aabo ang pagpapala sa iyo, may nakita ba kayong umapaw ang pera sa bangko? Wala po. Walang umapaw na pera. Pero yung ating kasiyahan, kaligayahan, mag-aalapat na umaapaw ang ating kasiyahan. Tama po ba? Hindi kayang ipaliwanag. Yung pong kapayapaan ng ating isipan at yung kasiguruhan ng ating buhay, masaya tayo. Alam po nyo, hindi kayang bayaran ito. Pero kung ikaw ay marami kang pera, punong-puno ka ng problema, marami kang kailangan, marami kang pasaning, hindi mo kayang buhatin, parang ikay pinagbagsakan, mga kapatid, lahat ng bagay, walang kwenta sa'yo. Hindi makapagbibigay ng enjoyment yan. Pero, ang tanging makapagbibigay, kung susunod tayo na may katapatan sa Panginoon, mararanasan natin ang kaligayahan, ang kasaganaan, maging ukol sa lupang ito at maging sa physical natin sa pagtatapat sa pangingilin ng Sabat. Amen, mga kapatid? Yan po yan. Okay. Yan. Ang sabi dito, ito po ano, ang Sabat ay napapahayag na siya ang lumikha ng lahat ng mga bagay sa lupa. At ito po ay pag-alaala sa lumikha, pag-alang at pagpapakita na tayo po ay loyal sa Panginoon. Ngayon po ito yung date natin sa Panginoon. Siguro ay iniisip natin kanina, iba palang date pala ito. Ito ang date na pinagpapala tayo. Pinasasagana, pinababanal. At tayo ay pinasasakdal sa ating buhay. O mga kapatid, ako'y hihingi ng paalam sa ating punong ministro. Dahil may nagtatanong, hindi ho kasi kasama dito sa programa ang tanungan. Pero kung gusto magtanong, ay magtatanong ba siya o okay ba, pasto? Susog. Ay, dito ho kayo. Itong punong panho dito. Huwag niyo akong bibigyan ng 3,000. At para ibili ng Bible, tatanggapin ko po yan. Ako naman ay hindi nagmamalaki. Pero ang ginagawa ko ay samayon sa parang sinasabi sa atin na espiritu ng Panginoon. Remember the ages of the Sabbath. Ang ibig sabihin, bawat paglubog ng araw, kinakailangan ang alalahanin natin ay pag-ibig ng Sabbath. Kaya ang ginagawa ko, pagdating ng araw na Sabado ng gabi, ako'y nagbabasa na lang. Hindi ako makasimba dahil matanda na ako, hindi ako makapunta sa simbahan. Pag dumating naman ang araw na Sabado at ako'y nakakasimba na, ako'y hanggang tanghali na naroon sa simbahan. Yun ang pakikipag-date ko sa Panginoon. Sapagkat malami at hindi lang isang bisit na ang pulong ng kabataan ay hindi nangyayari. Alam ninyo, ang ginagawa ko, nagdadalaw naman ako. Ang dinadalaw ko naman,
Ayan, si Pastor Paul Delgado makakasabi. Ang dinadalaw ko, kapwa ko mga matatanda. Dire ninyo, 3 kilometro ang layo nung bahay ni Sister Piling. Lakad lang yan. Sa palagay ko kaya, at sa palagay ninyo, ako baga ay lumalabag sa pakikipag-date ko sa Panginoon, hindi po sinasabi niya sa espiritu ng panghuhula na alalahanin natin ang may mga kapansalaan o yung nangangailangan ng tulong natin. Hindi ako nagmamalaki. Hindi ako nagmamalaki na yun nagagawa ko. Sapagkat alam ko na kaya ako pinagpapala ng Panginoon, binibigyan ako ng buhay na mamatag. Ako ngayon ay mapunta na sa 87. At siguro, ang hangad ko, datgan ako ng Panginoon na buhay. Salamat po. Malakas pa ho ito. Nakakayuko pa ho na walang tukod ng tuhod. Mga kapatid, totoo yung sinasabi niya. Tayo po ay hindi perfecto lahat. May kanya-kanya tayong mga weaknesses sa buhay. Huwag natin tingnan yan. Tayo makikita-kita rin sa, sabi nga ni Koy, sa championship, sa langit. Makikita-kita rin tayo kung ano man ang mga weaknesses natin. Pero mga kapatid, ang pangingili naman na Sabado, hindi lang naman ho sa simbahan. Kaya nga kung sinasabi ko sa inyo, kung kayo po yung uuwi at kayo yung magbabible study, paglilingkod po yun, araw na Sabat. Kayo naman ho ay nagninichos walk, nagmumuni-muni, okay yan. Kayo naman ay nagdadalaw sa may sakit, nasa Bible yan eh, okay yan. Pero kayo pupunta sa bahay, tuwi kayo ng magat, kayo matutulog, makukwentuhan, at magkukomputer pa, hindi okay yan sa Panginoon. Yan ho, ayan ho. Pag nanakaw ng oras ng Panginoon, kung hindi natin ginugugol, kasi date natin niya sa Panginoon eh, na yung pag-alaalay every Sabat weekly. So mga kapatid, sa ngayon, tayo ngayon naririto. Hindi pa nga tayo naalis dito. Mga kapatid, maaari tayo makalabag. Kaya mas maganda, i-enjoy natin. Makinig tayo. Mag-focus tayo sa Panginoon. Paglubog ng araw, yay! Parang tuwa yata tayo lumubog dahil tayo hindi mga kapanginig. Dapat masaya tayo. Alam nyo, pinakamasarap para sa akin, yung pong Sabado. Pinakamasarap na oras sa akin, Sabado. Yan ang pinakamaligaya. Kaya ho, walang ipapalit dito. Dahil damandama ko ang blessing ng Panginoon pag-araw ng Sabat. Amen, mga kapatid? Ayan. So, dapat natin ipangaral na ang Sabado. Ito yung ang pangaral natin. Ito yung utos. Ang ating pangaral dito. Gusto mo lalong pagpalain ka, mararanasan mo ang pagpapala ng Diyos. Physically, mentally, socially. Ay, kasi maraming nangingilin din mo at nasamba, pero saglit lang. Mamaya trabaho na, di kayo parusa pa rin. Pero ito, enjoy mo lahat ng kapahinga kasi yan, puro kaaliwat, mga pangakot, mga promises na natatanggap mo. Physically, mentally, socially, gagaling ka, pagpapalain ka, ay ang pangako ng Panginoon, i-bibless ka, hindi ko kayo pagkukulangin. Ang Panginoon gagawa ng maraming miracle sa buhay natin. Amen, mga kapatid? Okay, nasakop ko na siguro yung aking dalawang topic. Isa na lang ang madadali ko mamaya, Pastor. Okay, kasi oras ko eh. Sama ba? Kahit hindi na tayo maghiwalay, ikaw ulit bumira, ako nasa huli-huli. Mga kapatid, gusto kong makinig sa kanyang leksyon, magaling mag-leksyon. Ngayon mga kapatid, meron kayong tanong. Malaga yung tanong. Yung tanong na gusto matuto, hindi yung tanong na sinusubok ako. At sige. Teka. Mauna muna ho si, okay lang Pastor, yung aking isang topic, pag-iisahin ko na lang mamaya. Si Kuya Libby, pagkatapos ay si, may Tomas ba? Si Ma'am, at pagkatapos ay si Madam. Ayan. Kuya, hindi ko aabot ito eh. Ayun yung ano pala. Alam niyo mahalaga ito, retreat, napakaganda nito. Malaman natin, mapil natin ang presence ng Panginoon. Na ito pala yung pangingilin, bahagi ng paglakas ng pananampalataya, yung pala yung ibig sabihin ng pagpapabadal at saka yung blessing. Okay?
Okay, magandang hapon po. Okay. Napakaganda ng lektura ni Pastor Freddy. Mm-hmm. At talagang kumpensido kami mm-hmm. sa kagandahan ng kanyang lektura. Meron lang po akong katanungan. Mm-hmm. Paano po yung katulad kong disabled? Hindi magagawa, hindi mo makapagpahin po ulit dati. Mm-hmm. Hindi nakalakad ng malayo dahil Pinay. Oo. Pwede malayo po ako sa papangalan at pakipag-date sa Panginoon. Mm-hmm. Dahil ako ay nakahiga paghapon. Mm-hmm. Yun po ang aking naranasan. Oh. Kaya yung inyong lektura, parang tumatama sa akin. Oh. Dahil ako ito yung umaga lang na simba, sa hapon ay nakahiga na. Yan, okay. Pagka ho kayo ay may sakit, iba naman ho kasi may sakit ka eh. May dahilan ka eh. May reason ka. Pero, kung nagagawa mong sumimba sa umaga, may problema ho ba pag ako kayo sisimba? Problema ko pag ako, walang tulong. Ah! Eh, may problema. Kaya ako ho, pinag-aralan ko ho yan, susundan ko yung mga tanong nyo. Bakit kayo hindi nakasimba? Nakasimba ka na umaga nung hapon. Problema pala, walang pupulong sa hapon. Eh, may problema ang iglesia ho na doon. May problema. May sakit na ho sa pagkalimot. Eh pero baka naman ho, dahil kaya wala simba, lahat ng kabataan nagbabible study at nagdadalaw. Baka naman ho ganun. Ay ngayon, kung kayo naman ho walang makot, walang simba, ay di kayo ho magbasa-basa ng... pwede mo magbasa eh. Pwede kayo magmuni-muni. O, pwede mo kayong misipa tulog ng kaunti. Huwag lang itong napakabang ginugol mo na kalating araw. May gabi pa. Hayaan natin sa gabi. Okay. Ganun na nga, Pastor, ang ginagawa ko. Ayun! Tama! So kayo ho eh, napupure ang pagsamba, hindi lang sa simbahan. Gusto ko linawin sa inyo yun eh. Oh. Okay, pero yung hindi ka sasamba, may pagsamba at sinasadya mo, wala ka naman sakit, eh, ang Panginoon, gayahin natin. Maging imitator tayo ng Panginoon. Pag Sabado eh, nandito tayo. Okay? Si kapatid? Tingin ko po ito'y maselang tanong. Kasi naitanong ko na dati ito. Member ako dati sa Muson Church. Sa tayo. Magka-district tayo. Ito ang aking tanong. Ang business meeting ba ng church board, yung mga hindi tungkol sa ating gawain ng Sabat, ay pwede nating pag-usapan pag-araw ng Sabat? Ganito ho yan. Yan ho ay gawain ng Panginoon. Pero ang tanong, bakit Wednesday natin ginagawa yan sa ibang araw? Alam mo ninyo yung Sabat, masisira ang ating pagpupulong sa Sabat. Alam niyo kung bakit? Maraming mga tanong ho yan, maganyan. At saka maraming hindi naman Adventist doon. Ang pupunta lang po doon at dapat ay pupunta sa business meeting, ay yun hong ano ho, member. Ay Sabado, papalisin mo yung hindi mga member. Alis kayo dyan, ay may pupulong. Ay ginagawa ho natin yan ay sa araw ng kalimitan ay Merkules, pagkatapos ng pulong, matitira ang mga kaanib sa iglesia. Yan ho ay para sa business meeting. Yan. Kasi kung dun ho, pati ho kasiraan ng ating makapatid, maririnig ho ng iba, ay dito lang sa ating mga ano ho. Yan. At saka yan ho ay maingat tayo sa business meeting. Okay? Yan po ang dahilan. Okay, itong si, may dito para mayroon dito eh. O yung nanay. Hello. Opo. Ang tanong ko po ay, limbawa, pero kami talaga ang mga literature evangelist, maraming ginagawa sa hapon. Opo. Kapag gini kami nakapag Bible study, eh, kami po kasi may Hook Channel. Hook Channel? Opo. Pwede ba yun na inaimbitahan namin kapitbahay bago manonood doon sa Hook Channel. Okay, napakaganda po. Pagpupuri din po yan. Maganda po yan. Ay, Sabado ho yun. Yan ho'y ginagawa namin. Yan ho'y uri ng pagsamba. Maraming klase ng pagsamba. Basta napupuri natin ang Sabado at ang ginagawa natin ay kaukulan sa Diyos sa araw ng Sabado. Pakikipag-date pa rin natin yan. Okay? Tapos na po siguro si Sister Dilma. Okay. Susog po doon. Kasi po, napansin ko, pag-uwi ko sa Cavite, may mga pamilyang, they prefer to stay at home and watch TV. ABN or yung live streaming ng PIC. Mm-hmm. They don't go to church. Pwede ba yun? Maghapon na ginagawa yun. Okay, siguro, Sabbath school time, di ba may,
yung araw worship ng PIC instead na doon sa local church Dumalo ay nandun na lang sa bahay. Ilang household ang napansin kong ganun. Sabi ko parang mas convenient nga naman sila, hindi na sila babiyahe. Yung iba'y may ibang mga dahilan. Kaya sabi namin dahil Sabbath worship naman yon, sumasabay sila doon sa church service. Okay mga kapatid, marami yung gumagawa niya. Pero tayo po ay meron ng isang iglesia. May isang katawan tayo. Dapat po tayo ay nagkakaisa. Yun yung may programa po tayo, hindi po natin programa na tayo sa bahay na lamang magpulong. Okay? Maliban na lang po, wala tayong pagpupulong, ay wala tayong pagpupulong, anong gagawin mo? Doon ka na po magpwisto na manunood ka ng TV na tukol sa makalangit na bagay, at doon, pero yung may pagpupulong po tayo, mahalaga po yung unity. We are one in Christ. Kailangan natin makipagkaisa tayo sa iglesia, meron tayong program. Na po. Pero hindi ibig sabihin, hindi ka maliligtas, pero mahalaga rin po yung nakikipagkaisa ka. Alam nyo, pagsuway din minsan yung kahit tama ang ginagawa mo, pero sumusuway ka naman sa programa ng iglesia, hindi rin yung tama. Okay? Okay, solve ba kayo? Okay, meron pa. Doktora, ay doktor. Microphone. Maganda ho yung maging malinaw sa atin ito. Opo. Ang sa akin po ay kung pwede lang talaga sumimba sa opo. Church. Opo. Kasi ho, pag hindi ako nakasimba sa church, nalilimang ako sa araw. Ah. Yung bang hindi na maintindihan anong araw ngayon. Pero kung tayo nakapunta sa church ng Saturday, alam natin na Sunday, Monday, Tuesday, then Wednesday, church ulit. So alam natin. Pero pag tayo nasa bahay, parang wala nang difference ang araw. Kaya yun bang sa akin, dapat talaga sumimba sa church. Tsaka ang principles po ng Panginoon, pag araw ng Sabado, pumupunta sa templo. Hindi ho yung pupunta ka na lang sa bahay, ganito ang gagawin. O ngayon, na kaya naman natin sinasabi, paano kung hindi ka makasimba? Ay di kayo magpasa, manood ka ng TV na tungkol sa 3EBN, hindi ka makasimba, eh, meron ka nararamdaman, katulad ni Kuya, nahirapan siya sumimba, ay di pag umaga, misan nahirap siya makakuha, lalo na kayo delikado, kumahilo ka. So doon ho, nakakasimba tayo, nakakapagpuri. Pero sa atin po na normal naman tayo, ang ating sundin, ang prinsipyo ng Panginoon na pag araw ng Sabado, siya'y pumapasok sa sinaguga at tumatayo, tumitindig at bumabasa. Yan ang ugali pag Sabado. At ganoon din ang mga apostolis, ang mga alagad. Yun ang ugali na dapat nating sundin. No? Okay. Palagay ko ay wala na. Meron pa bubang tanong? Pastor. Okay, Brother Levy. Pagdarasan po, ay nagkakaroon ng patay. Ah, patay? Oo. Makikilibing. Patay. Ay yung mga kapatid, doon pumupunta sa patay, sa halip na sumimba ng Miyerkules, sa patay. Sumimba ng Biyernes ng gabi, sa patay. Aba. Pwede hindi sa limbahan sumimba. Sa patay napunta. Naku, teka, pastor, ikaw sumagot siya dahil maraming matatamaan dito. Okay, ito kung maraming dito sumisimbo, napunta ka na ko na eh. Ikaw. Sige. Ay, service? Ay, wala namang masama akong mag-service sa patay. Lalo akong hapon, mag-service tayo. Ang sinabanggit niya, service po ba? Ay, wala akong problema po mag-service sa patay. Eh, paglilingkod yan eh. Ay, yung paglibing, akala ko paglibing ng Sabado. Ah, hindi. Ay, panahon ko halimbawa magsisirbis sa patay. Wala akong masama naman dyan magsirbis sa patay kasi misal lang yun eh. Hindi na pa, pag nilibing, wala na. Hindi na mauulit eh. Paglilingkod mo yun eh. Eh, pero, antan natin atanong pastor, eh, di atin ang i-dugtong, okay lang yun magsirbis sa patay eh. Ang tatanong pastor, yung Sabado eh, ikaw eh, makikilibing. Anong sagot mo dyan? Ang sinasabi sa atin sa banal na kasulatan, ang Sabat ay para sa Panginoon. Kaya kung hindi ka naman makapaglibing ng araw ng Sabado, dumalo ka sa ibang araw, doon sa mga lamay,
kahit sa sabihin mo ay doon sa namatayan ay hindi ako makakasama sa Sabado sa paglilibing dahil yon ay pangilin, pagsamba. Doon pa lamang na ipapakita mo yung pagiging Kristiyano mo bilang Seventh-day Adventist. Kahit hindi ka makilibing doon, nakita ka naman sa ibang araw, ay okay na yon. Siguro maunawaan ka na doon. Ano po? Ang mahalaga doon, yung araw ng Sabat ay iniingatan natin. Kasi ang magagawa lamang natin sa Sabat, Pastor, ay magpagaling, mangaral, yung magdalaw, mag-preach ng salita ng Diyos. Ay, pero kung ito ay gagamitin natin sa iba, kasi mayroon nga sinasabi sa Biblia na hayaan mong ilibing ng patay ang kanyang kapwa patay. Ang ibig sabihin naman nun, ay may mga pagkakataon nga ng ganun. Katulad yung nalulungkot nga ako dahil ay hindi nakarating. Ano? No, di ba, my friend? Dahil ang simpatiya nila, bakit ayaw niyong, tinanong ko, bakit ayaw niyong dumalo ng retreat natin, napakaganda ron? Ay kasi, Pastor, ang simpatiya namin ngayon ay nandito sa namatayan. Yan ang nakakalungkot po. Kasi nawawala yung blessing ng Sabat. Ano po? Kung nandito tayo, at nakinig tayo sa magandang mga lektura ni Pastor tungkol po sa tinatawag nating sa pamilya, makapagbibigay ito ng sigla, sigasig sa bawat miyembro ng pamilya. Amen? Ay, Pastor, paano daw yung ano? Yung pag-atid sa birthdayhan? Hoy, teka, wala ikasya siya ngayong hapon, nasa birthdayhan. Birthday. Kasi nagmamadali siya. Doon kami kupunta at hindi ko makakasimba dahil may birthday yung aking ginawan. According to Isaiah 58:13, nakalagay doon, kung iyong iuro ang iyong paa sa araw ng Sabat upang parangalan ang araw ng Sabat na banal. Nang sabi doon ay hindi ka gagawa ng worldly pleasure. Kasi worldly pleasure yan. Kaya gusto mo doon pumunta doon dahil na, makikita mo yung mga kaibigan mo doon, mga katropa mo. Kaya nawawala yung kasagraduhan ng Sabat. Kasi ang sabi nga doon, hindi ka magsasalita ng iyong sariling salita. Ay paano doon? Punta mo ng birthday yan, nandun yung mga worldly song. Yari ka ngayon. Hindi, tapos napasabay ka rin, ispagiting pababa, ispagiting pataas. Ngayon nalaman, ay Sabat nga pala. Ay meron nga mga pagkakataon na muntik na nagkabilihan ng kalabaw. Nako. No? Ay, nung nalaman ng kanyang kumpare, ay pare, excuse, Sabat pala ngayon. Ay, kung hindi Sabado ngayon. Kung hindi Sabado, ay nagkabilihan ako. Kaya, according to Isaiah 58:13, gawin nating Sabat ang delightful, sabi doon, parangalan. Parangalan. Yung salitang delightful, parangalan mo ang araw ng Sabat na ibinigay sa iyo ng Diyos. Sa iyo at sa akin. Amen? Amen. Oh. Ano po yung tanong? Yeah. Naging karanasan isang Adventist mother yun, namatay siya. Ngayon, kinausap ako ng pamilya, ang sabi nila ay doktora, ang leading ni inay ay Sabado. Sabi ng ganun. Pero Adventist yun? Yes, yeah, Sabado ng hapon. Sabi ko, ay bakit sa hapon? Ay kasi po, pwede na yun na, yun ang huling ba ng mother namin, huling pagpasok na ba? So, nag-inquire din naman kami sa mga pastor. Maya, di. Na kami ni pastor okay, that morning, ng Saturday. So, nalibin, hindi na sa simbahan, Sabado ng hapon, inilibing din ng oras na yon. Sige, Pastor, sagutin mo. Okay, sa paglilibing po, maliwanag na maliwanag ang pagkakatala. Luke chapter 23, verse 54. Kailan inilibing ang ating Panginoon? Friday. No, Friday. Huwag po Sabado. Kasi wala tayong mababasa sa Biblia na naglibing ng Sabado. Ang ating Panginoong Jesus nga eh. Ang sabi ko doon, alas tres ng Friday, inilibing siya, dinala kagad siya, nalagutan siya ng hininga. At pagkatapos noon, malapit na ang Sabat, ay inilibing kagad siya.
nang malapit na yung paglupog ng araw, magtali-tali yung mga disciple, yung mga alagad, dahil lulupog na ang araw ng Sabat. Sabi nga, parinin na kayo, parito na kayo, dahil lulupog, magsisimula na ang Sabat. Kaya doon pa lamang nakikita natin sa context ng talata na ang Sabat po ay ingatan, hindi kasama doon yung paglilibing. Ano? Pwede pong dumalaw. Halimbawa, Pastor Bong, pupunta ka ngayon sa Carbondo, mag-preach ka alas 3. Okay, maganda yun. Maraming mga tao doon. Pinakamaganda nga pong mangaral sa namatayan, Pastor. Tama, kasi marami. Libre. Libre. Pamimirintahin ka na, wala ka pang gastos. Yan ang pinakamagandang care group. Kaya, nung nandun po ko sa Rojas, ay nakapag-upo ko ng isang linggong presentation ng pangangaral tungkol sa tanging pag-asa. Puro hope. Puro second coming na series, mga minamahal. Napakagandang mangaral sa patay. Kasi, hindi ka na mag-i-invite. Nandiyan ang mga audience. Kaya sabi ko, dapat pala may magandang ministry, no? Napahalaga natin yung patay ministry. Ano po? Na yung mga patay ay doon tayo sasamantalahin natin, kasi yung mga patay doon ay bubuhayin natin, no? Bubuhayin natin yung mga taong nawawala na ng pag-asa. Pero pag Sabado, hindi tayo naglilibing na sa... Pag Sabado, hindi tayo naglilibing. Kasi maliwanag po eh, mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus nilibing Friday. Okay, malinaw po ang kasagutan. O, madam. Opo. Ay, yung sitwasyon ay hindi naman ho natin kapalakapan na ng palataya yun. Okay. Eh, pero yun yung ating sasadyain ho, yung mga emergency na ganoon, ay sasadyain ho natin yung nag-i-schedule natin ay hindi ho natin dapat gagawin yun. Ano ho? Eh, yun naman ho, hindi natin kapalakapan na ng palataya at talaga ho, hiniling na yun, ay baka naman ho ikatitisod na wala namang ay masama, ay nag-service, parang nag-service din kayo sa patay. Ang naglilibing naman o hindi yung mga katulong doon sa kwan eh, sa tawag dito, doon sa libing ang simenteryo, simenteryo. Pero ang kalukuan po natin, hindi po natin practice yun, dahil ang kwan po natin, sabi ang hayaan mong ilibing ng patay ang kanyang ano po, ang kanyang mga patay. So mga kapatid, ibig sabihin, pag-araw ng Sabado. So ang ibig sabihin, hindi yan ang panahon ng paglilibing. Ang halimbawa ang pinakita ng Panginoon ay Friday. At sila ho nung araw ng Sabado ay nagmamadali siyang Maria at sila po'y pumunta roon at sila nangili at sila po'y nagsipaghanda upang mangilin sa kinabukasan ng araw ng ano po ng Sabat. Okay? Opa, sige. Yan, birthday party. Ah, Sabat afternoon. Birthday party. Okay, mga kapatid. Alam mo ninyo ang pagsiselebrate ng pasasalamat. Hindi po masama yun. Lalo pa kayo nag-birthday, pasasalamat at papuri sa Diyos. At iwayin ang ginawang programa sa birthday ng tao at nagbibigay puri sa Diyos. Pagkataong Sabado, Pastor. Pagkataong Sabado. Ay, halimbawa yung program. Anong pasasalamat mo sa Panginoon? Anong gagawin pa? Ako'y nagpapasalamat sa Diyos. Binigyan pa niya ako ng mahabang buhay. Eba, hindi masama yun. Oh. Ah, yung preparation niya naman sa pagkain at handa ang katakot-takot eh. Kung yun ay inihanda na ho ng Friday pa at sa tanghali ho'y kakainin, aba, ay pero kung kayo din maghahanda ho'y Sabado at kayo din nagkumain, kung Friday pa eh tapos na. Pagkatapos ho eh pinakain nyo ng Sabado, pinakain nyo ng mga kapatiran ng handa mo. Keter naman, Pastor. Ha? Keter. Littering. Aba, pwede kayo din nag-uupa rin na may kakiter. Ay, mas maganda, huwag na lang doon kung ganun. Kung hindi maihahanda eh. Alam niyo, kung handa naman nyo, siyempre, halimbawa kayo naghanda ng, ano tawag yan? Naghanda ka ng, ay, huwag na yung mga ganyan. Yung ano na lang, yung, yun may buko eh. Tapos pagkita, nilagay mo sa rep, papakainin mo yung mga kapatid. Anong pagkakaiba naman nun, ay kinaghanda ng Sabado?
yung nihanda natin dito, ikaw lang ang naghanda. Pero luto na yun, eh, nihanda mo na nung no Friday pa. Ay, walang problema doon. Tapos nung hapon, ay kayo merong programang pasasalamat sa Diyos. O ay may programa kayo. O ay mga kapatid, pero kung yun yung mga programang mga kasalibutan lang tungkol sa mga lablab kung ano-ano mga pinag-uusapan, hindi po yan sinisilibrate. Mas salibutan na rin yan eh. Ano mga kapatid? Pero yung pasasalamat, papuri sa Panginoon, ang programa ay programa ng EY din, parehas din, ipinanalangin at itinalagan ng pastor yung may birthday. O mga kapatid, yung programa ay programa din ng church, abay hindi ho naman makakasira yon. Okay? Mga kapatid? Pero kung yun ho eh katakot-takot na kasiyahan at mga programang mga pansosyal, abay hindi ho yan ginagawa ng Sabado. Yan ay paglubog ng araw ang yung gagawin. Okay? Kasi baka mapagkamalanin yung sobra tayong conservative. Nakuan, ibig sabihin yung ang tawag dyan. Panatik, hindi ho tayo nung ganun. Mga tinoy, yung tama lamang. Na kung hindi ito naman makakasama sa doktrina at ito ay programang maganda at pagpuri sa Panginoon, eh yan ay nakalulugod sa Diyos. Okay? Wala na hong may tanong pa. Kung wala na, ay babigay natin ang susunod. Yun ang aking pangalawa, yun ang aking pangatlo na lang. Hindi nagbukan yung pangalawa, pagsasamahin ko na lang. Okay? Okay. Ming, salamat Pastor. Ngayon ay mapapakinggan natin si Brother Sir Willerfred Masamba. Pero bago yan, meron ba dito ang aawit? Nandito ba si Julian? Junabel? Okay, aawit daw po yung... Sino po yung aawit? Okay, si Christian. Christian Bautista Otiar. Si Christian. Okay. Ha? Buwas pala? Okay, pumunta na po dito. Buwas. Si Christian mamaya. So, okay, isang kwan muna po. Palakpak kay Pastor sa ginawa pong pagserbisyo sa atin. Pasensya po ha, Happy Sabbath. Babawi daw po, kasi kanina binigla kami ni Pastor Marex eh. So, ito po ang pinali. Are your thoughts?